Dear DJ Tess, may hangganan pala talaga ang lahat. Akala ko kaya kong kontrolin lahat sa buhay ko. Pero may paraan pala talaga ang mundo para maitama ang mga maling naumpisahan ko. Hindi pala sa lahat ng pagkakataon mangyayari ang lahat ng mga gusto at plano mo. Hindi pala laging papabor sa'yo ang mundo. Ako si Joseph, 32 years old at nagmamay-ari ng isang maliit lang na computer shop. Dati akong gitarista sa banda. Pero dahil olats ang kita sa ganun, napilitan rin akong bitawan nito. Tumatanda na ako at hindi na kayang suportahan ng pagbabanda ang pangangailangan ko. Masasabi ko naman na kahit papaano malakas ang kita ng shop ko. At mahigpit rin ako sa paghawak ng pera, kaya nakakaipon. Pero syempre, DJ Tess, bilang isang lalaki, marami rin akong realizations noon na paano kung magkapamilya ako bigla? Kakasya ba yung kinikita ko sa maliit ko lang na computer shop? Hindi ko masyadong pinansin yung mga pag-iisip ko ng ganon, pero dumating kasi sa buhay ko si Kakay. Nakilala ko siya, natipuhan, nilandi, napasagot, at minahal. Hindi naman talaga ako romantiko. Pero nung natuto akong magmahal, para akong sinapian ng kakornihan at talagang hindi ako nahihiyang ipagsigawan sa buong mundo kung gaano ko kamahal si Kakay. Siguro ganun talaga, DJ Tess, no? Kapag tinamaan ka, talagang mas makikilala mo ang sarili mo. Hindi ko akalain na mababaliw ako sa pag-ibig noon. Hanggang sa sinubok kami ng mga problema ni Kakay. Wala pa kaming isang taon na magkasintahan nang mabuntis ko siya. Bata pa si Kakay noon. 22 anyos lang siya at ako naman 25 lang. Nakakatuliro. Natakot ako. Kahit na hindi ko naman talaga dapat yun maramdaman kasi ginawa ko yun at dapat handa akong harapin. Pero kapag nandun ka na pala sa pagkakataong yun, ay mahirap din talaga. Tinangka pa namin ni Kakay na ipalaglag ang bata sa takot namin sa mga magulang niya. Eh, pero hindi naman namin ginawa kasi may takot pa rin kami sa Diyos at hindi namin kayang patayin ang sarili naming anak. Itinuloy namin. Pero samot-saring masasakit na salita ang sumalubong sa akin mula sa nanay at tatay niya. Sa pamilya ko, ayos lang basta daw panindigan namin ang aming pinasok. Pero sa side ni Kakay, puro pang-iinsulto ang inabot namin. Natatandaan ko pa, sabi sa akin ng nanay niya, "Ano'y papakain mo sa anak ko? Ano mga alikabok sa computer shop mo? At sa apo ko, anong kinabukasan ang mabibigay ninyo? Joseph, ang bata pa ng anak ko. Sana hindi kayo nagmadali. Panunuorin ka namin kung paano mo dadalhin ng mag-ina mo. Sa oras na hindi mo sila kayang buhayin, babawiin namin si Kakay sa'yo at ang apo namin. At itaga mo to sa bato. Hindi mo na sila makikita kapag napunta sila sa poder namin." Sobrang sakit na marinig yun sa kanila. Pero ginamit ko yung sakit na yon para lalo akong mag-igi sa aking trabaho. Akala ko, DJ Tess, kapag nagsipag ako, kakayanin ko na lahat.
Pero hindi pala ganun kadali yun. Napakahirap, DJ Tess. At napakagastos pala ang magpamilya. Masaya ako na meron akong kakay at meron kaming anak. Pero pasan-pasan ko sa balikat ko ang lahat ng responsibilidad. At nahirapan ako. Ang masakit kasi doon, nagmana si kakay sa nanay niya na kung maliitin ako, ay ganun-ganun na lang. Minsan, sabi niya sa akin, ito lang ba yung pera natin? Han, saan makakarating to? Diyos ko, Han, gatas at diapers lang to ni baby. So hindi na tayo kakain. O ayan ka na naman, ang sasabihin mo na naman, eh sayan lang. Sabihin mo na naman, didiskarte ka na lang. So mababaon na lang tayo sa utang. Alam mo, kung alam ko lang na magugutom ako sa'yo. Alam mo sana, sana hindi na lang pala kita sinagot noon eh. Sana hindi na lang ako nagpabuntis sa'yo. Nagpakatatag ako. At pinili ko na lang nalunukin ang pangmamaliit sa akin ng sarili kong asawa. Pero araw-araw, sinasalubong ako ng sakit na yun. At pakiramdam ko kahit ginagawa ko na ang lahat, wala pa rin akong kwentang asawa at tatay. Hanggang sa nakilala ko si Madam A. Si Madam Aya ay isang mayamang matanda na lahat ng kapatid nasa Amerika. Tapos siya lang ang nandito sa Pilipinas. Nakilala ko siya kasi nirekomenda ako sa kanya ng tropa ko na mag-ayos ng laptop niya na may mga personal na files kaya hindi niya magawang palitan. Nalula ako nung nagpunta ako sa bahay niya. Para bang kayang tumira ng isang buong barangay dun? Yung mga bahay na nakikita ko lang sa pelikula, ganong kaganda at kalaki ang bahay ni Madam Aya. Nung inaayos ko yung laptop niya, para lang mabasag ang katahimikan, biniro ko siya. Sabi ko, Ma'am, mukhang kayang-kaya nyo naman tong palitan. Kayang-kaya nyo bumili ng bago. Mukhang akong kaya nyo lang tong sunugin anytime. Tapos bumili kayo ng lima pa nito eh. Biro lang ho. Natawa siya sa akin. Tapos sabi niya, wag mo naman akong tawaging ma'am, nakakatanda naman yun. Eh, well, nandiyan kasi yung mga files na hindi ko talaga kayang itapon kahit kailan. I had a child, but she died. Accident, so yun. Sorry ah, ayoko namang magdrama sana pero natanong mo rin kasi nagulat ako, DJ Tess, na malalim pala ang dahilan. Naawa ako sa kanya. Kahit noon ko lang siya nakita, sabi ko, Sus, ma'am, alam mo, kahit naman wala tong laptop na to, I'm sure never siyang mawawala sa'yo. Baka nga ngayon, binabantayan ka niya eh. Napakatatag niyo po palang babae, no? Hanga ho ako sa mga tulad niyo. Napangiti ko siya ulit, DJ Tess, at sabi niyang huwag ko na siyang ipo dahil ayaw niyang maramdaman na matanda na siya. Mga 40 plus na kasi siya pero mukha pa rin siyang bata. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. Minsan, papupuntahin niya ako sa kanila para lang may kukwentuhan siya. At aaminin ko, DJ Tess, na gagawa ko dahil kinaibigan ko rin ang taong yun para mahut-hutan. Mayaman kasi talaga siya eh. At binibigyan niya ako ng pera lagi kapag pumupunta ako sa kanya. Nawala ang problema namin ni Kakay sa pera dahil kay Madam Aya. Alam ni Madam Aya na pamilyadong tao ako. Pero nagtapat pa rin siya sa akin na gusto niya ako. Nakontento na raw siyang pinapupunta ako sa kanya tas nakikinig ako sa mga kwento niya. Siyempre, hindi alam ng asawa ko ang tungkol dito. Ang alam ng asawa ko, meron akong lalaking kliyente na laging nagpapaayos ng mga computers kasi ang sabi ko may computer shop rin yung lalaking kliyente ko. Pero si Madam Aya lang talaga ang lagi kong pinupuntahan.
Hanggang sa nauwi na kami sa lihim naming pagsisiping ni Madam Ea tuwing papupuntahin niya ako dun. Para niya akong naging personal call boy. Itetext niya ako. Pupuntahan ko siya. May mangyayari sa amin. Tapos uuwi ako ng merong pera galing sa kanya. Aaminin kong gusto ko rin talaga siyang nakakasiping kasi magaling siya. At talagang nag-e-enjoy ako. Umabot na sa puntong kahit nagsisiping kami ng asawa ko, ay si Madam Eyang nasa isip ko. Nung una para lang naman sa perang lahat eh. Akala ko kaya kong kontrolin ang sarili ko pero DJ T, sa mga puntong ito, nagmamahalan na kami ni Madam Eya. Litong-lito ako kasi willing akong iwan ang pamilya ko para sa kanya. Kay Madam Eya masagana ang buhay tapos hindi niya ako kailanman minaliit at hinusgahan. Pero sa sarili kong asawa, mahal ko nga siya. Pero lagi niya akong minamaliit at pinaparamdam na wala akong kwenta. Akala ko, DJ Tess, kaya kong itago sa asawa ko ang lahat. Pero nalaman niya ang tungkol sa amin. Nalaman niya ang lahat. Pag-uwi ko sa amin, DJ Tess, nagulat ako na mugtong-mugto ang mga mata ng asawa ko. Nakukutuban ko na noon na baka nga alam na niya. Hanggang sa magsalita siya. Sabi niya sa akin, "Mahal mo ba siya? Sagutin mo ako. Gusto kong malaman kung mahal mo siya. Para alam ko kung ipaglalaban pa kita." Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat, DJ Tess. Na kaya ko yung nagawa dahil sa pera. Na kaya na humaling ako sa kanya ng tuluyan kasi sobra na ako naliliit at nasasaktan sa kung paano niya ako pagsalitaan bilang asawa niya. Inamin ko kay Kakay na nahulog na ang loob ko kay Madam Eya. Sabi niya sa akin, "Ganun ba? So kasalanan ko pala. Kasalanan ko pala kung bakit nasasaktan ako ngayon ng ganito. Han, ano man ang kasalanan ko sa'yo? Kahit kailan hindi magiging sapat yun para mapangatwiranan mong niloko mo ko. Asawa mo ko, honey. Pamilya tayo dito. Nagkamali man ako, pag-usapan natin. Ayusin natin. Hindi yung hahanapin mo sa iba yung dapat na pinagtatrabahuhan natin. Dahil balibalik na rin man ang mundo, ako ang asawa mo. Pero ngayon, dahil inamin mo na oo, mahal mo siya, wala naman ako magagawa eh. Kaya sige, malaya ka na, sa kanya ka na. Asahan na kayang makipaghiwalay sa akin ni Kakay. Ang buong akala ko ay paglalaban niya ako kahit anong mangyari. Dahil kilala ko siyang hindi basta-basta sinusukuan ang mga mahal niya. Ngayon hindi ko alam ang gagawin ko dahil nagkakagulo na rin kami ni Madam Eya. At gusto ko nang bumalik sa pamilya ko. Pero natatakot ako na baka hindi na ako tanggapin ang asawa ko. Lalo pat nandun na sila sa poder ng biyenan ko. Ako si Joseph, at ito ang aking heart story. Magiging alaala na nga lang ba ang kung anong meron sina Joseph at ang kanyang asawa na kung ano bang dapat niyang gawin, kabarkada, nakakaloka? Naligaw na naman ang landas ang letter sender natin for today, nagbiglang liko.
Pero ang maganda doon, gusto niyang ayusin. Nako, paano nga ba ito? Ang iyong Hanash Kabarkada ipadala sa 0915-384-8769. Ulitin po natin ang atin pong text line. 0915-384-8769. Online din po tayo sa ating mga official pages. We have our Facebook page po. facebook.com/@winradioph. So, Win Radio PH po ang ating ano. Alam mo na yan, ha? Ganun din sa Twitter and sa Instagram. Online din po ang aking Facebook page na DJ Tess Mosa. So baka gusto mong humanash-hanash at pag-usapan ang kwento nitong si Joseph, hindi kita pipigilan. Samantala, binabati po pala natin ang magiting at sobrang sipag, napakabait na Uber driver na si Sir Ronald Evaristo with plate number BOG634. Nagtatanong siya, sabi niya, baka daw pwedeng sa Uber and sa Grab, pwede rin daw na madikitan sila ng stickers kasi bonggang-bongga daw ang ating driver sticker winner promo. Sabi ko naman, in God's perfect time and kung gugustuhin ng pagkakataon. Hindi, sabi ko syempre, kapag nakita yung ating stickering team, huwag mag-atubiling lumapit, magpalagay ng sticker. Diba? Syempre, dapat importante nakikinig lagi sa Win Radio para diba may bago kang unit ng cellphone. O, lahat po yan dito, of course, sa 91.5 Win Radio. Pinag-iisipan pa ba yan? Magbabalik po tayo. Ito po ang Heart Stories. Kapiling mo, si Tess Mosa. Ang oras... Stories. Kabarkada, bidang-bida po sa programa natin ngayon, ang kwento ni Joseph na inaamin naman niyang nagkamali siya. Dahilan para magkagulo ang kanyang pamilya, pero inaamin niya na ang kanyang pagkakamali ay pinag-uugatan rin daw ng sobrang sakit na magsalita ng kanyang asawang si Kakay. Daming relate, misis, super text ka sa text line. Sabi dito ni Texter 2161, sabi niya, DJ Tess, tinamaan naman po ako kasi grabe din po ako magsalita sa mister ko, lalo na kapag feeling ko nagkukulang o nagkakamali siya. Siguro ito po ang sign para magbago rin po ako sa kanya. Iba din, agad-agad may impact ang kwento ni Joseph. Good to know, di ba? Na kahit na alam nating nagkamali naman talaga si letter sender, maling-mali naman talaga siyang magloko, pero at least may iba pa tayong lesson na nakukuha. O sa mga SME, na mga brata-tata-tata-tata, tapos super sakit daw magsalita. Nagiging cost din daw yon para talagang lumayo ang loob ng mga asawa sa atin. Nakakaloka. Mabasahin pa natin ito. Siyempre, marami pa rin namang galit talaga kay Joseph kasi mali naman yon. Kaya nito. Sabi ni Texter 891, ang tanda na ni Kuya Joseph hindi pa nag-iisip ng tama. Ano ba yan? Babati na nga lang po kami dito, Mezzanine Family. Thanks po, DJ Tess. Sabi naman dito ni Texter 5651, DJ Tess, for me, pareho po silang may pagkakamali. Ang pagkakamali po ng wife niyang si Kakay na grabe po ang magsalita ng masakit, at ang pagkakamali po ni letter sender na maging mahina at mag-give in sa tukso. Dapat po kapag mag-asawa na, kung ano ang problema, pinag-uusapan at tinatrabaho. Hindi yung ganyan. Kaya sana po, letter sender, ayusin mo ang pamilya mo. Ganda! Okay, binabati po natin ang mga waray daw na nakikinig sa atin ngayon. Waray! Hello! Sina Chito, Jeremy, Armado, Rustom from Antipolo City, from Rich Key. Sabi niyang ganon. Sabi naman ni Texter 4995, Madam Tess, ito po ang payo ko kay Joseph. Tutal, mahal niya po yung Madam Aya. Di dun na siya. Kasi niloko niya ang asawa niya. Mahirap na pagalingin ang sugat na ginawa niya. Suportahan niya na lang ang anak niya para may pakinabang naman siya sa anak niya. Ikaw, Joseph, tutal, pinili mo ang pera at ang Madam Aya na yan. Di dun ka, diyan ka masaya eh, sabi niya. Mukha ka naman palang pera, isaksak mo sa mukha mo yan, sabi niya. Galit siya, bitter. Siguro ganito nangyari din dito.
Diba? Actually, maraming factors eh, kung bakit parang ang gulo-gulo ng pamilya ngayon ni Joseph. Sabihin na natin yung pera, isa yan, kasi sobrang nasa-stress siya financially. Pangalawa, yung hindi niya kinakaya o sobra pala siyang nasasaktan hanggang sa kanyang bone marrow kapag napapagsalitaan siya ng hindi maganda ni Kakay na kanyang asawa. Pangatlo, yung pahuhumaling sa ibang tugad, di ba? Naku, napakadaming mapag-uusapan. Sabi po dito mula sa Facebook page natin from Kimberly Vera, DJ Tess, for me lang ha, simulan po ang pagbabago sa loob ng tahanan. Hindi po maaayos yan kung iba-iba po sila ng way para maayos. Parehas po silang may rason. Pero mali pa rin po si Joseph na nagloko siya dahil wala pong papantay na sakit sa isang may bahay kapag iniisip nilang ipinagpapalit na sila ng kanilang asawa. Ah, pak! Oo nga! Sa mga nagbabalak palang na gawing magloko, huwag nyo nang ituloy. Napakasakit kaya talaga nun. Di ba? Sabi dito ni David, DJ Tess, idol ko po si Joseph. Ganyan po talaga ang mga lalaking mahina. Rarason ka pa na kasalanan ng asawa mo, eh ikaw naman ang nagdesisyon niyan. Choice mo pa rin magloko, kaya walang ibang sisi, kundi ikaw lang. Ay! Si Joseph lang daw talaga. Ano ba talaga? Maling-mali naman kasi talaga ang ginawa ni Joseph. And yes, for me also, cheating is a choice. Tandaan nyo yan. But on the other hand, syempre hahalukayin natin. Bakit nga ba siya nagpunta sa ganung landas? Ano ba yung mga nararamdaman niya sa asawa niya sa loob ng tahanan nila? Bakit kinailangan yun ang maging choice niya? Okay, nako, pag-usapan ba po natin yan sa ating pagbabalik? Dahil bilang napakaraming nakaka-relate ngayon ng mga misis. At maraming nakaka-relate na mga mister dahil daw ang kanilang Esme. Eh, katulad rin ni Kakay. Nako, sige, tignan po natin sa ating pagbabalik. Kasama po si Tesmo sa dito po sa programang Heart Stories. Heart Stories. Sa 91.5 Win Radio. Pinag-iisipan pa ba yan? Inuulan tayo ng mga mensahe and I'm glad to read them all, lalo na yung mga message na DJ Tess, thank you for the story today kasi hindi ko na po tatalakan ng mister ko mamaya pag uwi niya kahit naiinis ako. Yung mga ganung messages kasi, di ba, at least naparemind natin sa ating mga listeners today na minsan hinahinay din tayo sa pagiging bratatatatatatat, di ba? Gaya ni Lali Lulu. Nakarelate po ako sa kwento, DJ Tess, kasi ako din po masyadong matalak sa asawa ko. Natakot po ako nung marinig ang kwento ni Joseph kasi baka ganyan din po ang gawin ng asawa ko sa akin. Thanks po sa kwento today, DJ Tess. More power on your program and God bless po. See? Sometimes we just need a reminder para talagang umayos tayo sa ating mga buhay pag-ibig. Hindi naman kasi tayo perpekto. Minsan nakaka-buisit din kasi kapag, di ba, kapag pasaway ang ating mga partner, pero magandang matutunan yun eh, di ba, yung hindi masyadong okay lang naman mag-argue, mag-debate, pero para maliitin ang mga partner natin, pagsabihan sila ng masasakit na salita, yun yung hanggat maaari iwasan, no? Kasi iba pala ang dating sa ibang lalaki noon. May mga lalaki kasi or may mga babae or kung ano man ang gender mo, wala naman tayong problema dyan. May mga klase kasi ng partner na hindi nila magets yun eh. Kumbaga, hindi sila ganun katibay para hindi pansinin yung mga sobrang masasakit na salita. Di ba? Anyway, Kuya Joseph, thank you so much for sharing us your story. Ang take ko lang naman dyan para sa akin, huwag kang mapagod, huwag kang tumigil kung gusto mo talagang maging maayos ang pamilya mo. Wala namang perpekto sa mundong ito, but I have to say, maling-mali talaga ang ginawa mo. And we hope dito sa Heart Stories na huling beses na yan, nalolokohin mo ang asawa mo. At tama si Kakay doon sa sinabi niya sa'yo na kahit ano pa man ang pagkukulang o pagkakamali niya bilang isang asawa, hindi pa rin sapat na dahilan yon para mahumaling ka sa iba. Kung may problema, ayusin. Kung may mga hindi tayo gustong ugali ng partner natin, pag-usapan, upuan ninyo, mag-heart-to-heart talk, at huwag titigil hanggat hindi naaayos. Kasi if you allow yourself na kumuha ng attention from other people at feeling mo yun yung nakakatulong sa'yo kasi may problema kayo mag-asawa, hindi mo talaga maiiwasang ma-fall dun sa taong yon kung sino yung nagiging sandalan mo.
Diba? Science yun eh. Masama loob mo sa asawa mo, lalabas ka, may kasama kang iba, mako-comfort ka nung taong yun. Siyempre, diba? Kikiliging ka. Hindi maiiwasan yun eh. Reaction niya ng katawan mo, ng isip mo, diba? Ng damdamin mo. Kaya nga, it's a choice. Kaya ang cheating, pinipili mo yan. Diba? Kaya hanggat maaari, iwasan yan. Kung may problema sa loob ng tahanan, may problema kayo mag-asawa, talk about it. Upuan ninyo. Siyempre, most importantly, solusyonan ninyo together. Hindi naman na kayo mag-fling-fling lang eh. Pamilya kayo, mag-asawa kayo. Diba? Kung nasa poder ng biyanan mo ngayon si Kakay at ang anak ninyong dalawa, kunin mo ulit ang loob ng pamilya ni Kakay, patunayan mo sa kanila na karapat-dapat ka sa pangalawang pagkakataon, na karapat-dapat kang balikan ni Kakay, at karapat-dapat na maayos ang pamilya ninyo. Kasi genuine naman ang paghingi mo ng kapatawaran, kasi genuine naman ang desire mo na mabuo ulit ang pamilya ninyo ni Kakay. Diba? Pero utang na loob, Joseph, ha? Okay na yung isang beses nagbibiglang liku tayo sa buhay, pero wag na sanang masundan. Ha? Kasi pag pinangalawahan mo pang lokohin yung asawa mo, ay nako, sinasabi ko sa'yo, mag-iiba ang payo ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, manahimik ka na, hayaan mo si Kakay. Pero sa ngayon, gusto, dahil gustong-gusto mo namang ayusin at talagang buo ang loob mo na bumalik sa dati ang iyong pamilya, sinusuportahan ka namin dito sa Heart Stories na sincere naman ang pagbabago mo, na maayos ulit ang pamilya mo. Maraming salamat, Joseph, at na-alarma ang mga nakapakinig natin, lalo na mga misis, ha? At yung mga mister, may mga mister ding masasakit magsalita sa kanilang mga Esme. Baguhin natin ang ating sarili, ha? Hindi maganda yung ganyan, okay? Maraming salamat po sa pagtutok sa Heart Stories today. Bukas ulit, kasama mo si Tess Mo sa For Heart Stories. Susunod na po si Dino Valentino para pakiligin ka ngayong hapon. At para sa mga balibalita na marami kayong premyong makukuha. We have our winning selfie promo, driver sticker winner promo, huli ka promo. Naku! Napakadami. Samahan mo si Dino Valentino. Dito, of course, sa 91.5 Win Radio. Iisip!